mga bata at sa lahat ng nanonood dito sa ating Kids TV. Ako nga pala si Ate Tintin. Magaling! Bagong linggo, kaya naman bagong episode muli ang ating pag-aaralan. At ngayong araw na ito, nasa episode 8 na tayo patungkol sa Orderliness Part 2. Handa na ba kayong muling makinig at matuto sa ating bagong kwento? At excited na rin ba kayong gumawa muli ng ating bagong activity? Very good! Pero bago yan, i-heart, i-like muna natin ang ating video. Maaari nyo rin itong i-share sa inyong mga kaibigan. Okay kids, now let's start! Ano nga ang pinakauna nating ginagawa palagi tuwing Kids TV natin? Tama! Tayo muna ay mananalangin. Kaya naman, samahan niyo si Ate Tin na tumayo ng tuwid, yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at kalakasan at pag-iingat. Nawa po sa araw na ito ay may matutunan kaming bagong kaalaman. Kaya po, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy watching, kids!
May dalawang wika ang memory verse natin ngayon. Sa wikang Ingles at sa wikang Tagalog. Mamimili lang kayo ng isa kung ano ang mas naiintindihan ninyo at mas mabilis ninyong masaulo. Sisimulan ko ng basahin sa wikang Ingles. 1 Corinthians chapter 14 verse 33a. For God is not a God of confusion but of peace. Nasundan niyo ba mga bata? O ngayon naman ay babasahin ni Ate MM na may kasamang action. Sundan niyo ako ha? 1 Corinthians chapter 14 verse 33a. For God is not a God of confusion but of peace. Ang uhusay naman, ngayon ay babasahin natin sa wikang Tagalog na may kasamang aksyon. Unang mga taga-Korinto, 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Wow! Galing! Wow, wow! Galing, galing! Wow! Very good naman! Alam niyo ba ang ibig sabihin ng inyong sinaulo ngayon? Tara, alamin natin ito sa ating Bible lesson. O mga bata, mag-video kayo at ipasa sa messenger nila ate at kuya. Maraming salamat! Magandang araw sa inyo mga bata. Masaya akong makakapagturo muli sa inyo. Muli, ako si Kuya Lonwell ang magtuturo sa inyo ng ating aralin sa araw na ito. Kaya mga bata, bago ko simulan ang pagkakwento, ay maaari ba kayong umupo ng maayos? Pakinig ng mabuti at huwag muna makikipagkwentuhan kung may kasama kayong manonood ngayon. Pakinig ng mabuti mga bata ha? Okay ba yun? Alright, now let's start. Natatandaan niyo pa ba yung nakaraan nating lesson mga bata? Naalala kaya o nalimutan na? Ito ay patungkol kay Noe o si Noah na pinagawa ng Diyos ng isang malaking barko. At sa araw na ito ay ang karugtong ng ating kwento. Bakit nga ba pinagawa ng Diyos si Noe ng isang malaking barko mga bata? Alamin natin yan sa ating kwento ngayon. Ito ay matatagpuan sa Book of Genesis chapter 7 verse 12. At ang pamagat ng ating kwento ay, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. O, sino dito ang palaging maayos ang kanilang bahay? O, itaas nga ang kamay? Okay, hindi man kayo nakikita ni Kuya Lonwell, siguro ang ilan sa inyo ay nagtaas ng kamay at ang iba naman ay hindi. O, sisimulan ko ng pagkakwento ha, kaya makinig ng mabuti. Nang gawan ang malaking barko, ito ang sinabi ng Diyos kay Noe. Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y, ikaw lang ang nakita kong namumuhay ng matubig. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang maipagpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. O mga bata, sa tingin nyo, bakit kaya ganun na lamang ang utos ng Diyos kay Noe? Bakit kaya silang mag-anak lang ang papasok sa loob ng barko at ilang mga hayop? May idea ba kayo mga bata? Okay, ito ay dahil pagkatapos ng 1 linggo, pauulanin ng Diyos ang buong daigdig sa loob ng 40 araw at 40 gabi o 40 days and 40 nights. O na-imagine nyo ba yan mga bata? Yung 4 araw nga lang na umuulan dito sa atin, di ba? Minsan bahana sa ating harapan at kung minsan naman ay may nasisira na sa ating tahanan. Pero sa panahon ni Noe ay 40 days at 40 nights na walang tigil ang ulan. Ito ay dahil sa gugunawin na ng Diyos ang mga nilikha niya sa daigdig dahil sa kasamaan ng tao. At matapos sabihin ng Diyos ito kay Noe, sinunod niya ang lahat ng inuutos sa kanya. Alam niyo ba mga bata,
Si Noah ay 600 years old na nung magkaroon ng baha sa daigdig. Kasama niya sa barko ang kanyang asawa, kanyang mga anak at mga manugang upang maligtas sila sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis man o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos sa kanya. At pagkatapos ng 7 araw ay bumaha nga sa buong daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. At doon na muna natin tatapusin ang maikling kwento natin mga bata ha. O, naintindihan nyo ba ang kwento natin sa araw na ito? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Paano natin makikita ang kaayusan sa kwento na ito mga bata? Una, inilahad ng Diyos kung sino-sino ang mga papasok sa loob ng barko. Pati kung ilang bilang ay idinetalye niya kay Noe. Ikalawa naman ay nung nilinis ng Diyos ang daigdig mula sa kasamaan o kaguluhan. Dahil hindi na siya natutuwa o nalulugod sa kanyang mga nilikha. Mga bata, ganito rin ba kayo sa loob ng inyong tahanan? Kapag hindi na kayo natutuwa sa itsura ng bahay nyo, ay aayusin at lilinisin nyo na ito o basta hahayaan na lamang na madumi at walang ayos. Paano kaya kung ang Diyos ay nakaupo sa inyong salas? Matutuwa kaya siya sa itsura ng salas nyo, mga bata? O paano naman kaya kung ang Diyos ay magpunta sa inyong kwarto? Matutuwa din kaya siya? Ayan, kahit kayo ay mga bata pa, matuto ng maging maayos sa lahat ng bagay. Dahil iyan ay isa sa mga mabubuting asal na dapat ninyong kalakihan. Huwag nating hahayaan na dagain o ipisin ang ating mga kwarto o kaya ang ating mga bahay. Tulungan natin sila mami, sila daddy, si ate at kuya sa pag-aayos ng ating mga tirahan. At kahit sa inyong mga laruan, kapag hindi na ninyo ito gagamitin, ay itabi na muna sa lalagyan para hindi makalat-kalat. Okay ba yun, kids? Alright, so that's all for today. Laging tatandaan, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya ang kaayusan ay mahalaga. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam! Hello kids! It's our activity time. Ready at excited na ba kayo kung anong arts and crafts ang gagawin natin for today? Okay! Alam kong super excited na kayong malaman kung ano ang gagawin natin. Muli, ako si Ate Rosemary ang magtuturo sa inyo ng arts and crafts for today na tatawagin nating Peaceful Dove Crafts. Napakadali lamang nitong gagawin natin, kids. Sundan nyo lamang si Ate Rosemary sa paggawa. Okay ba yon? At ito ang ating mga gagamitin na inyong iahanda. Bond paper, karton o alinmang matigas na papel, lapis, gunting, marker, at tape o pandikit. Okay, kids? Naihanda nyo na ba? Alright, atin ang simulan. Una, kuhanin natin ang ating bond paper at gumuhit ng hugis ibon. At gupitin ito. Thank you.
Ayan, kahagupit na tayo ng hugis ibon. Pagkatapos naman, idikit ito sa matigas na papel. At gupitin muli. Ayan, napakadali lang, di ba? Gawa na ang ating ibon. Pwede nyo rin itong ilagyan ng stick gamit ang tape. Ayan, kids! Gawa na siya, di ba? Napakadali lamang. Ito ang ating peaceful dab traps. Nakasunod ba kayo, kids? Kung hindi, maaari nyo muli itong panoorin sa ating YouTube channel o Facebook page. Hanapin nyo lamang ang episode 8 natin ngayon. At sa mga nakatapos na sa kanilang mga activity, maaari nyo naman na itong ipasa sa inyong mga ate at kuya na ating mga distributors. Alright! Hanggang dito na lamang ang ating activity for this day. Kita-kits ulit tayo next week for our new activity. Thank you! Hello, hello, hello! Ako muli si Ate Ella, ang inyong huling makakasama dito sa ating Kids TV sa araw na ito. Nasiyahan ba kayong makinig at gumawa ng mga activity natin? Marami ba kayong natututunan? Mahuhusay! Bigyan nyo nga ng isang masiglang wow galing clap ang inyong mga sarili dahil very good kayo. Sabay-sabay tayo, kids, ha? 1, 2, 3! Wow! Galing! Wow, wow! Galing, galing! Wow! Ating tatandaan, kids, ang lahat ng ating mga natutunang magagandang asal ay dapat nating isapuso at isagawa. Okay ba yon? Okay! At para naman po sa ilang announcement, paalala po muli sa ating mga magulang, inyo pong suportahan at gabayan ng inyong mga anak sa panonood at pagsasagawa ng ilang activity dito po sa ating programa. And that's all for today. Let us pray, kids. Sundan nyo si Ate Ella, ha? Kung ako'y mananalangin, paay di malikot, uloy nakatungo, matay nakapikit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na kami ay may natutunan. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng sapat na talino para maintindihan at maisapuso po namin ito. Ingatan at gabayan niyo po kami sa araw-araw. Salamat po. Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen! Thank you for watching! See you again next week for episode